Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Dos na pala nila ito ni Taberna noon pang 2022 na magkakaroon sila ng operation, titirahin sa likod at ilalantad ni Taberna. Yun pala ay ginurgor na ni Lisa dahil hindi niya personada at bad shot sa kanya ang mga officials na na-appoint na kanyang asawa. Yeah. Pinakamahalagang mawala na sila sa pwesto ngayon na. Kung pwede, ngayong araw, ngayon na. That proves, mga kababayan, na it's Lisa Marcos running that is dictating everything. Oh, paano pa i-protect mo si VP Sara Duterte? Okay. Ang kapal talaga ng mukha, talagang delusional nyo. So don't talk about utang na loob. Wala kayong alam dyan. At pag humarap ka, magsuklay ka naman. Sa mga susunod na araw, malalaman ng taong bayan kung gaano po kagrabe o kalala ang ginagawa ni Marcos Jr. at ni Lisa. Sobrang hindi nyo kakayanin ang involvement ng gobyernong ito, ng bangag na administrasyong ito sa pag-uubos ng pera ng bayan at pagpasok at paglabas ng droga at ng kung ano pang mga illegal. Gusto kong hamunin ngayon si Senate President Zubiri. Sige. Huwag mo nang hintayin na ilabas ko ang mga bagay na kinasasangkutan mo. Ayun. Dapat nang mawala sa pwesto si BBM dahil sa pinagagawa nilang mag-asawa. Naay na kay Atty. Glenn, Maharlika, Ka Eric at Doc Lorraine ay nabudol talaga sila sa pagsuporta kay BBM. Kaya naman, hinding-hindi nila titigilan ang mga issue na hindi pinapansin ng Senate at Congress na involved sa Lisa Marcos. At bistado din ang kasinungalingan ni Lisa. At katunying, na matagal na palang magkasagwat sa mga ginagawa nilang operasyon para pasamain ang mga hindi gusto ni Lisa na nasa gobyerno na inilagay ni BBM. Katulad nila Atty. Bic at Atty. Trixie, kaya patunay lang na si Lisa talaga ang nagpapatakbo ng gobyerno. Send sa akin ang audio na yan right after ng kanilang interview. So ibig sabihin, patunay na talagang sila ay magkasabwat na even before. So kaya kung ano man ang lumalabas sa mga vlog ni Taberna, dapat hindi na paniniwala ng taong bayan. With this audio, wala na siyang credibility. Kasi ang drama niya, right after ng interview, nagpa-thank you kay Lisa, sinight niya lahat ng mga process daw, dun sa secretary, nadumaan siya kay kung sino pa man yun. Then later, the next day, eto na yung audio, na mayroon na pala silang communication even before, at magkasabot sila sa pag-target kay Attorney Vic at nag-I love you pa sila. So, sabi ko nga kahit elementary, hindi pa ba malinaw sa inyo bayan, men and women in uniform, mga palanggam, mga kababayan, hindi pa ba malinaw na meron tayong gobyerno at merong first lady na nagpapatakbo sa inyo at patuloy na nagpapahirap sa bayan. So, yes, we have to speak up now. Wala na dapat, hindi na dapat natin patagalin ito. Yeah. Dahil ngayon, after nung pag-flop ng kanilang interview, nag-post sila ng drama-dramang anniversary nila ni Marcos Jr. Hindi dapat, wala namang gumagawa ng ganyang mga leaders, you know, sa ibang bansa. Meron man, mga dinner, pero formal, hindi yung magpapakyut na parang akala mo, kariregla lang ni Liz. Sorry. Pinakamahalagang mawala na sila sa pwesto ngayon na. Kung pwede, ngayong araw, ngayon na. Dahil sa napag-usapan na natin maraming beses na yung tanong mo, bakit walang, bakit nagtitingang kawali itong mga senador, itong mga sa Kongreso? Alam na natin, si Tambalustos, wala nang kaduda-duda dyan. Pero pagdating naman sa Senado, gusto kong hamunin ngayon si Senate President Zubiri. Sige. Huwag mo nang hintayin na ilabas ko ang mga bagay na kinasasangkutan mo. Ayun. My goodness. Ngayon, claro. The reason why sila ay nagbingi-bingihan. Dahil Mig Zubiri, dito, first time sa Pilipinas nating mahal, gusto kong sabihin sa taong bayan na ikaw ba, tanungin mo na kita, kasabwat ka sa illegal activities na ginagawa ni Lisa, ni Chua, at marami pang iba? Kaya dinideadman nyo ang taong bayan? Kaya wala kayong pakialam sa taong bayan? Hindi nyo dinidinig ang hinaing ng mga Pilipino na kung saan meron kayong pananagutan sa amin, sa bawat isa? Mm-hmm. Bakit? Alam na po ng taong bayan. But syempre, mas maganda yan sa mga susunod na mga araw
kung may ipapakita tayong mga solid na ebidensya na makapag-ugnay dito sa mga tiwaling senador at mga kongresista na sila ay kasabwat ng gobyernong ito sa smuggling, pulburon at kung ano-ano pa. Yeah. Sa pagkakabunyag ng ganitong operation ko si Ma'am Lorimpa, modus na pala nila ito ni Taberna noon pang 2022 na magkakaroon sila ng operation, titirahin sa likod at ilalantad ni Taberna, yun pala ay ginurgor na ni Lisa dahil hindi niya personada at bad shot sa kanya ang mga officials na na-appoint na kanyang asawa. Yeah. Audio message from Lisa to Taberna. First, there are more enemies of the Marcoses, itong mga dalawang Marcos na to, kasi hindi naman kasali sila. Si Aimee. Imelda. Itong dalawang Marcos na to, they have more enemies than they actually realize they have. Yan. And they do not know. Correct. So, lalo nang lumantad ito ngayon. Yes, ito nga. Kaya nga, traitors do not inspire, much less demand loyalty. Tama. They get a dose of their own medicine. This seems to be their area of giftedness. Oh. They make unnecessary enemies. Yes, that's correct. And they seem, kasi mga users no? But they don't see the nga, hindi ko maintindihan kung users. Bakit yung mga taong tumulong sa inyo naging number one na kalaban ninyo ngayon. Because nailantad ang katotohanan sa kung anong intentions nila sa pag-upo si sa pastor. Bangad. Si pastor. Oh. That's the only thing I can think of. Bangad is that there are actually more patriots out there, right beside them, than we realize. We thought, tayo lang ang patriots dito. There are more in Malacanang, feeding the public the information that we deserve to know. Yes. And exposing them for what they truly are. Correct. And then, ito, ang pang-finale ko doon sa comment ko. Sabi ni Lisa Marcos, you know how, directing it to VP Sara Duterte, you know how much Bong will protect you? Iba sabi niya, parang pinaano niya na, dapat may utang na loob ka kay Bong kasi exactly ipoprotect ka niya. Tono niya. My goodness, your Bong could not even protect Vic Rodriguez from your machination. He could not even protect himself from being jumbugged in the face. Paano pa i-protect mo si VP Sara Duterte? Yung sinabi ni Lisa na, my husband protected you. The bloody call. I mean, ang kapal talaga ng mukha, talagang delusional na. Delusional. At saka parang si VP pa may utang na loob. No. You owe. The president owes his presidency to the Dutertes. Yes. The comeback of the Marcoses. Exactly. You owe the Dutertes that. And what did you do? In exchange for all that goodness and compassion and respect and support, anong ginawa nyo? Right away, you trashed the vice president. Yeah. Now you think that Rodrigo Duterte is a public enemy, number one, at ginigipit ninyo. So don't talk about utang na loob. Wala kayong alam dyan. Yun. Yeah, that's right. Exciting ang mga susunod na darating na araw in terms of extraction, itong kidnapping na kinasasakutan ni Lisa. Dahil may mga darating po tayo na mga exposed na siya, pero mga ebidensya na lalong na I know na magiging dahilan kung bakit kailangan ng taong bayan na magsalita na dito sa pagiging involved ng Marcos administration ni Liza Araneta Marcos, pakipagsabwatan kay Francis Chua at sa iba pang mga kasabwat nila na mga politiko. Kasama dyan, meron sa Kongreso, meron sa Senado. Sa mga susunod na araw, malalaman ng taong bayan kung gaano po kagrabe o kalala ang ginagawa ni Marcos Jr. at ni Lisa na mga illegal activities. Not only this extraction ka, Eric, Lorraine, and Attorney Glenn. Sobrang hindi nyo kakayanin ang involvement ng gobyernong ito, ng bangag na administrasyong ito sa pag-uubos ng pera ng bayan at pagpasok at paglabas ng droga at ng kung ano pang mga illegal o mga smuggling mapapunta sa kotse, kung ano-ano pang mga illegal na pinapasok nila sa taong bayan. So kaya lagi ako nananawag, everyday like you guys, na gusto kong mamulat ang taong bayan na dapat na talagang tapusin na sila. Yeah, dahil ang kapal at ang bangag na ng gobyerno natin. Kung hahayaan ninyo na magiging 4 years from now sila pa rin, then expect nyo na inyong mga anak ay magiging bangag din katulad nila. Exactly. You have to know your place. You have to know your place. You have to stay in the background. Right. You have to shut the F up. No, shut up. Yes. Diba? Huwag kang makialam. At pag humarap ka, magsuklay ka naman. Yun, isa pa yun. Atang na loob. Isa pa yun.
Maligo ka, mag-toothbrush ka. Miss Maharlika, Attorney Glenn at Ma'am Lorraine, marami pong mga supply dyan. Hindi ka maganda. Okay. Maraming supply dyan sa Raon at sa Divisoria. Yes. Bakit si Bianca Subel doon tumawag kay Lisa Marcos about the change of command ng ISAF? Bakit hindi sa presidente? Bakit hindi kay Marcos Jr.? Claro. Yan yung gusto kong i-point out sa inyo. Kung totoong si Marcos Jr. is the one in charge of this government, yes, hindi siya nag-request na pwede bang sabihin mo kay presidente. Yeah. Direkta. Direkta sa kanya. Yeah. That proves, mga kababayan, na it's Lisa Marcos that is dictating everything, all the appointment. Yeah. Kaya pala, bad shot siya sa akin. Sa VP, para bang may ibig sabihin yung bad shot. Ano ngayon? So, bad shot ka sa amin. Ako, sinisisi ko talaga yung sarili ko. Bakit ako sumuporta rito? Si Maharlika din. Mga kababayan, in all honesty, hindi talaga ako bumoto kay Marcos Jr. Oh. Yes, hindi ako bumoto sa kanya. Dahil na-realize mo. Alam ko na bininta na ako kay Smartmatic. Remember, this is March 2022. Nung sinabi niya, but not you because they hate you so much. Tapos alam ko, kilala ko si Lisa. Tulad ng sinabi ko kay Ate Claire nung pag may gamit ka sa kanya, may I love you yan. Meron din ako I love you, meron akong darling, o ganyan. Dear. So, dear. My heart. Yes. Yeah. Pag sa'yo, sincero ka, tataba naman yung puso mo. Budol. Nabudol nga tayo eh. Budol. Ako ay must admit, nabudol talaga ako, but at the end of the day, hindi talaga ako bumoto sa kanya. Kasi naramdaman ko na yun eh. Sabi nga ni Lisa, di ba, sa interview niya, pag budget ka sa akin, hindi na kita sasagutin. Hindi kita kakausap. Alam niyo mga kababayan, by March to May, hindi na niya ako kinakausap. Hindi na niya ako tinatawagan, hindi sumasagot. Binasura na ako. Gamit. So alam ko na. So hindi ako bumoto. Ba't ako? Nabudol nga ako over 6 years. Pero at the end of the day, in the ultimate day, hindi ako nagpabudol sa'yo. Kaya't narito pa ang mga komento mula sa mga netizens. Napakasakit para kay Atty. Glenn Chong. Nag-effort siya ng money at buhay niya. Pati kaibigan niya, nabuwis ang buhay. Napaka-unfair nila. Yun ang igaganti nila kay Atty. Glenn Chong. Very loyal si Glenn Chong sa mga Marcos. Pinaglarawan pa nga niya yan. Suddenly, di nakilala. Mas masakit din nangyari kay Atty. Rodriguez. Nangayaya at kaka-depend kay Marcos. Tapos, kinawawa in the end. The highest level. Pag hindi pa naman nagising ang mga nagtutulog-tulugin dyan, ewan na lang. Senate and Congress, wag naman puro duwa. Itsura pala nung babae, nang belat sa inauguration, tapos yung mata niya, iba talaga ang dating, napaka-hepokret. Ito nga pagkakatiwala ng Marcos, sana last Marcos na to. Sana natauhan na ang mga bobong bumoto sa kanya. Sabi na nga hindi lahat ng araw iyo, karma is just resting, but never dead. We are calling the attention of Senate and Congress. Anong masasabi nyo dito? We need your action immediately. Dapat lipulin nyo mga salot, sikuting at asawa niyang ahas, at smugs, kawawa na mga Pilipino, lalo na kaming mahihilang. Meron pang nagmamalasakit para ilaban ang katotohanan. Tama si Atty. Tao, ang isa sa may mga true story about Lisa M. Hope pansinin ito ng Senado. May God protect you, Atty. Sad na pinaglaruan nila si Atty. Chong at ginamit nila. Kailangan magkaisa na talaga tayo mga kababayan ko dyan sa Pilipinas at dito sa abroad. Tanggalin na ang administrasyong sindikatong yan sa Malacanang at pati na rin ang Smart Magic. Join forces ng mga Pilipino na naloko ng Smart Magic na ito. Gamitin ang boses natin para mawala ng tuluyan yan. Para di na magamit pa sa susunod na election. Grabe talaga, pagkaupo na pagkaupo, ayan ang smuggling, importation. Kaya pala hinawakan niya agad ang DA. Wala lang, very normal sa kanila ang lahat. Sad to say, ang bago ay tanim kaso. Napanood ko kay Maharlika, a woman of integrity. Saludo po ako sa inyong lahat na may malasakit sa bansa natin. At bless po Sir Glenn Chong. Magtataka ka kay Marcos na dati kinalaban niya ang Smartmatic. Dahil sa dinaya daw siya, pero ngayon na may karapatan o kapangyarihan na siyang palayasin ang Smartmatic, ay bakit di na niya pinapansin? Kababain ka, Mr. President. Sarap buhay na kayo. Ngayon, dahil nasa posisyon na kayo, wala nang inisikuting at ahas tungkol sa Smartmatic. Dati, galit na galit kasi nadaya siya. Ngayon, sila na ang nandaya. Trusted si Atty. Glenn. Maraming salamat sa pagbulgar mo, Atty. Glenn. Now, alam na namin ang lahat. Connect-connect na lang at kasabot na rin nila ang mga narco-politician, drug lords and protectors, smugglers.
Kaya sa Bucor, tinanggal rin nila si DJ Bantag. Kasi alam nilang hindi sila makaporma kay Bantag. Kaya ayun, tropang kultong dilawan na personal recommended ng BFF na Lisa. Budlot ito mata. Po talaga lahat ng sinabi ni FPRRD. Hindi talaga makakonect si PBBM sa karamihang Pilipino na below average. Hindi niya alam ang buhay ng mahirap. Pero maraming mayayaman na malakas ang konsensya. Pero ang presidente natin, guilt-free, wala lang kahit anong ngak-ngak natin. Pasok sa tenga, labas sa kabilang tainga. Kahit konting habag man lang sa mga tao, wala talaga. Kung wala po kayo at si Maharlika, bagong lipunan, paano na? Sila ang nagmamay-ari ng Pilipinas, PBBM, Lisa Araneta, Martin Romualdez. Alagan ni kuting at ahas, ayaw sa katotohanan. Gusto nila sa kadiliman, mga demonyo. Palag malawang ahas na to, baka tatakbo pa itong presidente, mas matindi ang kilikili power nito. Talaga ang Pinas, pag hindi gumising ang Pinoy, ang tingin ko nga, baka iba pa ang martial law para di na sila makaalis sa pwesto. Yan nakabilib siyo, Atty. Glenn Chong, sa paninindigan mo. Basta tama at kapakanan ng taong bayan, ipaglalaban mo. Tama ka, Atty. Glenn Chong. Di ka na dapat dyan magdedikit kay Kuting ng Norte, kay BBM, budol-budol man. Dahil sira na siya sa paningin ng taong bayan at puro palpak ang pagpapatakbo niya ng ating gobyerno. Adik si BBM, kaya paloko-loko, takbo ng bansa. Hindi niya alam ang totoong kalagayan ng bansa, smuggling sa DA, boybenta na rin, pubcore for sale, pondo ng PhilHealth, next target. Lahat ng pagkakapirahan gagawin nila, pahirap ng pahirap. Ang pala si Glenn Chong, galit pa naman ako noon sa kanya. Kasi nga kala ko maka-BBM, sa taong bayan pala ang pinaglalaban niya. God bless sa'yo pag nasa bayan ang puso mo. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.